Magandang gabi. Ayan, nasa baling. Good evening. Good evening. Medyo malakas lang po dito, pero mag-hi lang po ako. Pastor team. Alison, ako yung makapagulang. Ganda pala dyan eh. Magulang ninyo. Diyan din po ba tayo, Pastor? Malamang. Ayan, nandito na po kami at kumakain na po. Reporting from ano, Little Tokyo. Ayan. Malamang, dyan din tayo eh. Naapurbahan na nila eh. Maganda ba? Tamay po. Sige nga po. Ingat po. Kayo, ingat. Hello. Nandun din pala si Pastor Reeve. Okay. Let's start. Kamangin kayo ba? Panoorin muna natin ito. Walang sound. Good evening, Tita Amy. Good evening po. Hi, Amy. Good evening po. Good evening, Pastor Berg. Gandang gabi po. Gandang gabi po. Dito si Malaya. Ay, malayo na si Malaya. Si malaking Malaya. Nakikita niyo pong lahat? Ano? Nakikita niyo po yung ano? Apo, nakikita po. Okay. So, panoorin muna natin to. Commercial. Naririnig niyo po? Yes. Isaac, you must trust in God. Father.
Antik ng masacrifice si Isaac. Manalangin muna po tayo. Alright. Let's bow our heads, close our eyes, and let us pray. Lord, salamat po sa magandang gabi na to. Kaya dakila po namin kayo. Okay, ang pangalan niyo po ang maitaas. Dalangin namin na matuto kami sa salita niyo. Kayo po ang magturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Ang aming maliit po na pangunawa ay inyo pong palawakin. At pagpalain niyo ang aming mga puso ngayong gabi. Dalangin namin ang aming kabataan na ingatan po sila sa kanilang pag-uwi. At dalangin namin na patuloy po silang pagpalain sa buhay nila. Ito po ang aming samot-saring dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Alright guys, good evening, good evening. Yeah, so... na-enjoy niyo ba yung little movie natin? Yeah, ganda, Pastor, maganda. Apo, mas kid-friendly po yung sa Superbook na napanood po namin. yung silent ko sa kanina. So, bago natin na so nakita na natin yung video, di ba? May idea na tayo na pag-uusapan natin ngayon gabi. Hayaan niyo munang basahin ko sa ating wika ang ating pag-uusapan. Tapos mamaya babasahin niyo naman verse by verse. At ating pag ating iisa-isahin na what do you call this na pagbulay-bulayan. Bulay-bulayan, 'yun ang lalim. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ayan, teka, may nasa waiting room. Admit. Ayan, si Pastor Bong pala 'yan. Ayun. Sige. Nakikita niyo po yung ating ano? Yung ating screen. So Genesis 22. Ano ba sa Tagalog to? Genesis. Sinubok ng Diyos si Abraham. Ayan. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tawag siya ng Diyos. Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sabi niya, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok. Na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Naku. Ganda. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno or donkey or at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki
papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang akit sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Inawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama! Ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang iahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at iniga si Isaac matapos kapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabing, Abraham! Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Abraham na. Si Yahweh ang nagkaloob. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ayan. Mayan natin basahin yung huling-huli, yung ang mga angkan ni Nahor. Ibang kwento to, pero may rason bakit siya nandiyan. Mayan natin pag-usapan. Alright. Ngayon, nabasa natin sa ating wika. No? Medyo napanood natin. Tapos nabasa natin sa wika natin. Mas luminaw. Iisa-isay natin ngayon. Ayan. Mas lilinaw palalo. Di ba? So, basahin na natin to. Dali lang ha. Ayan. So magsimula tayo dito sa... Ayan. Magsimula tayo dito sa 22 at sa verse 1 hanggang verse 2. Ayan. Ayan. Sino gusto magsimula? Aldrin, Brother Aldrin, makikibasa. Sige po. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, here I am, he answered. Take your son, he said. Your only son, Isaac, whom you love, go to the land of Moriah. And offer him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Mm-hmm. Sinabi dito, after these things, God tested Abraham and said to him, no, after these things, ano yung after these things? Mag-review nga muna tayo. Ano ba nangyari nung ano, last Friday sa chapter 21? Sinong gustong sumagot kung ano yung nangyari? No, sa chapter 21. Anybody?
Ayan, tingnan natin. Chapter 21. Yung pinaalis si Hagar at saka si Abimele, ay si Ishmael. Mm-hmm. And God provided for the needs to water and yung ano, sa wilderness. Amen. Pinanganak si Isaac. Pagkatapos si Ismael at si Hagar, ay si Hagar ay pinaalis ni ano ni Ma'am Sara, ni Inday Sara, pinaalis siya. Tapos eh ayun, binless ng Lord si Abraham, si Ismael, 'di ba? Tapos nagkaroon ng ang last part na nagkaroon ng ano ng agreement. Covenant or agreement si Abraham kay Abimelech. So, yun yung nangyari. So, sabi nung ano, sa verse 22, eh pagkatapos ng mga nangyari to, kasi medyo masalimuot at madrama, meron mo, galing lang siya sa drama. Ha? Drama to eh. Yung pinag-usama natin on last Friday, di ba? Unang-una, ano yun, ang laking drama agad yung nangyari kay Hagar. Di ba? Nag-away pa yan, si, ano, si Sarah. Tapos pinalayas yung mag-ina, pagkatapos halos mamatay na sila sa Beersheba, di ba? So maraming drama, masakit 'yun para kay Abraham, di ba? Pero after ng lahat ng drama na to, another drama na naman. Yun na nga, sabi dito, after these things God tested Abraham. Di ba nakakapahinga 'to sa Abraham, may test na naman. Ang buhay talaga no, punong-puno ng pagsubok. Totoo ba yun na kapag Christian ka na, magiging masaya na ang buhay? Sa palagay? Nope. Kumbaga, everything will went well. Every day is holiday. Every day is kumbaga, bed of roses pag Christian ka na. Meron ba naka-experience ng ganun? Wala, Pastor. Perfect. Wala. Para mas madami pang problema na naging Christian ka, no? Ano yung difference na naging Christian ka tapos kasi parehas lang pala, may problema rin. Kasi huwag natin paasahin yung ibang tao na, uy, pag naging Christian kayo, life will be perfect. Diba? Baka kasi maniwala yung iba. So, pag naging sumali na sa simbahan, tumanggap na kay Kristo, na dismaya. Eh kasi ba't ganito? Kala ko ba magiging okay? Di ba? Pero ano yung difference sa naging believer ka na? Parehas lang may problema. Buhay unbeliever. Buhay believer. Ano yung difference ng dalawa? God takes care. Amen. Amen. Meron ka ng rescuer. Mm-hmm. Di ba? Parehas ka lang naman nung ikaw ay unbeliever, hindi pa naniniwala, nalulunod ka sa dagat. Nung naging Christian ka, hindi ka naman inalis sa dagat. Nalulunod ka pa rin. Di ba? Pero, meron ka ng tagasagip. Meron ka ng tagapagtanggol. Meron ka ng maiiyakan. Di ba? Kaya to si Abraham, maraming pagsubok sa buhay, eh, ang dami niya ng pinagdaanan, dalawang beses niya na binenta si Sarah, nagkamali na siya kay Hagar, alam niyo yun, ni-rescue niya na si Lot. Ano pa ba yung mga ginawa ni Abraham? Di ba? Tapos tinuli niya na pangalan nito, si Ishmael at saka si Isaac. Ang dami na nangyari, di ba? Nagtago na sila sa Egypt. So, puro drama sa buhay. Puro pagsubok. At marami rin siyang pagkakamali. Ito nga, natuto na sa pagkakamali. Kasi dati, medyo kinakalog-galog pa yung faith niya. Pero dito, pag ni-ready siya ng Panginoon, inalaw siya ng Panginoon na daanan yung mga sitwasyon na yon para iharap siya sa mas malaking pagsubok sa buhay niya. Kaya ito, ready na ang puso ni Abraham. Nung tinawag siya, sabi, Abraham! No? Ang sagot niya, here I am. Andito ako, Panginoon. Diba? Ang sabi ng Panginoon ay, take your son, your only son, Isaac. Oh, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun para sa inyo? The most precious possession. Mm-hmm. Ano po, tita? Ulit? The most
precious possession of Abraham. Pinaka-importante sa buhay mo. Yan. Hmm. Diba? Pero di ba controversial? Your only son. Bakit controversial yun? Wala yung anak ni Hagar. Yan. Hindi binanggit si ano. Hindi binanggit si Ishmael. Samantalang si Ishmael, eh, siya yung ano, yung firstborn. Siya yung malaki na. At sinasabi nga ng mga kapatid nating Muslim, si Ishmael ang inalay sa Mount Moriah. Mm-hmm. So sabi niya, your only son, Isaac, whom you love, now go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. So sa Mount Moriah. So very specific. Tanong ko sa inyo. Sa'yo sinabi yan. Anong magiging reaction mo? Jasmine, go to San Bernardino Mountains or sa anong tawag dito? Saan tayo madalas sumakyat? Pag ano? Big Bear. Big Bear. Go to Big Bear. Dalin mo si Anaya. Tapos, diretso, sabi ni Lord, i-offer mo siya sa akin as burnt offering. No? Yeah. Ano ang gagawin mo? Grabe talaga. Lahat ba tayo dito ay magulang? Diba? So, Brother Bong, kaisa-isa mong anak. Pastor Bong, si Karen, kaba-birthday lang. Sabi ni Lord, dadali mo daw sa Big Bear. 28. Grabe. Mabigat, di ba? Mabigat mo siyang binabasa dahil anak to ni Abraham, pero ilipat natin sa sitwasyon natin. Mas mabigat. Mas ramdam natin. How about you guys? Anong pakiramdam na anak mo sasabihan ni Lord? Kasi most prized possession mo yan eh. Abraham can under 16. Di ba? Parang mas gustuhin ko lang ako na lang po. Oo, pwede bang akuin? Diba? Ito totoo yun, pwede bang akuin? Masaktan. Ako na lang ako ni anak ko. That's true. Oh, naalala ko tuloy nung ano, nung nagkasakit si Briel. Nag-Bible study kami noon. Tapos, Biyernes din yan. Tumawag kami ng 911. Bigla na lang nag-convulsion. So, parang mamamatay na siya. Tapos naulit na naman yon. This time naman, tinakbo ko siya ng hospital sa may panorama. Yun din, putlang-putla na. Tapos parang hindi na mabangon. Tapos bubutasan na siya dito para makahinga sa leeg. So, mabigat yun. Masakit siya sa pagulang. Sabihan ka ng doktor na pumunta na lang po kayo sa prayer room. Manalangin na lang po kayo. Masakit yun, di ba? So, ang sama-sama ng loob mo. Parang ang bigat sa pakiramdam. Eh, paano itong si Abraham? Masakit itong nararamdaman niyan to. Teka lang, Lord. 100 taong ko hinintay pagkatapos. Nung dumating, papatayin lang natin. Tapos ako pa ang papatay. Mabigat, di ba? Tanong ko sa inyo, bukod sa inyong anak, sabihin natin hindi tao, ano ang most prized possession na hawak mo ngayon? Isa-isahin natin. Most prized possession. Ibig sabihin, maaaring yan ang pinakamahal na pag-aari mo. Bawa, may Lamborghini ka ba? Or Corvette? O maaaring meron kang supply na minana sa nanay mo na noong 1800s pa? Anything na pinagkakaingat-ingatan mo na hindi mo tinatapon dahil may sentimental value or hindi mo matapon kasi nga mahal. Ba, bumili ka ng Tesla, mahal yung Tesla. So, siyempre, hindi mo itatapon yun, mahal yun. Ayaw mo magkasgasan yun. Arang yan. Sinong gustong magsimula bago ako maging makapili? Okay.
yun ang gustong magsimula. Isip-isip, ano ang pinaka-importanting bagay sa buhay mo ngayon? Na kapag kinuha sa'yo, sasama loob mo. Meron mga bata, unan lang. Nilagi nilang yakap-yakap. So, kunin mo yon, masisira ang buhay. Mm-hmm. Parang, alam mo yun, madidisorient sila. May mga ganun. Or toy. Yeah, or toy. Yeah. Anybody? Nalagyan niya kayong away, yan. Nalagyan niya kayong... Sino gustong magsimula? Importante sa'yo. Very important. Ayaw mong mawala. Diba? Kinukumos ang aking puso. Mag-park ko mo eh, ma. Halimbawa, halimbawa, napapansin niyo lagi akong ano, wala akong wedding ring. Ewan ko napapansin. Hindi ako nag-wedding ring. Hindi dahil sa wala akong wedding ring. May wedding ring ako. Una, hindi lang talaga ako sanay magkalakas. Hindi ako nagkupintas, nag-ring, dapat mag-proselas, or hindi ako nag-grillo. Mag-grillo lang ako kasi timer ko sa preaching. Doon yun lang ako makikita mag-grillo. Or kasi ika-count ko yung coloring mawala pag nag-basketball. Parang gano'n. Yun lang. Pero hindi talaga, wala akong kahilig-ilig sa alahas. No? Pero bukod doon, hindi ko sinusuot yung singsing kasi sa buhay ko, madalas ako mawala ng singsing. Oh, nag-ugas akong pinggan, naiiwan ko, lana. Ganun. O kaya, so very precious sa akin yung wedding ring. Kaya hindi ko siya sinusuot. Kinusuot ko lang siya pa nagkakasal ako. Kasi kailangan ko ipakita na wedding ring. Kasi merong ano, portion doon na ano, what is the symbol of your love that you chose. So, wedding ring. No? Kailangan may suot akong wedding ring dahil ano, you lead by example. Parang ganun. Pero daily life, hindi ko sinusuot. Kasi ayoko mawala. Kasi ganun siya ka-importante sa akin. So, kayo, ano yung importante sa inyo na bagay? Ito yung ano daw, yung sabi ni Brother Alvin, yung buhay natin. Mm-hmm. Ganon, parang iniingatan mo yun kasi gusto mo pang makasama yung pamilya mo, gusto mo pang mabuhay, ganyan. Mm-hmm. So yung price I agree with you that, you know, sorry, Brother Alvin, kasi nung panahon na tayo ay bata pa, wala namang kwenta sa ating magpuyat at kung ano nang gawin sa buhay or alam niyo kumbaga, or anything na hindi naman natin nararamdaman, tapos ang importante sa atin nun ibang bagay, parang huling-huli sa listahan natin yung katawan natin eh, di ba? Kasi hindi mo nararamdaman, malakas ka eh. Pero tayo nagkakaedad, doon natin na-realize na nagpapalit na yung ano, yung needs natin, yung wants natin at saka yung priority natin, di ba? Ngayon priority na ang katawan dahil syempre fragile na eh, kumbaga. Lahat naman tayo umihina eh, parang ganoon. So in a way, I would agree. Breathing is one of the most possession ngayon. Because of COVID-19, di ba? Importante talaga. Diba? Yeah. Who else? Sino pa? Anybody else? Most prized possession mo? Trabaho. Trabaho. Yeah. So, maganda yun. Importante ang trabaho. Sa Pilipinas, pag nawala ka ng trabaho, okay lang eh. Punta ka lang sa nanay mo, sa kamag-anak mo, kakain ka eh. Kain ka. Okay, makitira ka lang sa nanay mo, okay lang eh. Pero dito wala kang trabaho, homeless ka. Diba? Diba? I mean, technically, homeless ka. Ang hirap dito eh. Kailangan, kumbaga, you need to talagang supply sa pangangailangan mo, no? Ano nga, no, napansin ko lang yun. No, sa Pilipinas, oh, Brad, lang pasok. Wala na akong trabaho eh. Nakangiti pa eh, di ba? Dito yung iba, pag nawala ng trabaho, namamaril eh. Tinanggal sa trabaho. Kasi nga,
Di ba baon sa utang, tapos kailangan magbayad ng bills, di ba? Para maganon. So, that's true, I agree. Importante yan. Lalo na sa Amerika. Ano pa? Buhay, trabaho. Ano yung... Oh, pastor. Ano pa? Ako, meron. Sige, Jay. Ako yung ano, yung credit cards, yung mga ibang cards. Kasi pagka nawala mo yung wallet mo, hirap magtatawag. At the same time, magulat siya na lang. Maggamit agad niya lang sa mga gastos. Kita mo, puto na siya. Kaya iwan ko na lang sa bahay, kukunin ko na lang pagkakailangan ko at babalik ko sa lalagyan. Access naman to finances. Diba? Credit cards, importante kay James. Diba? So, lalo na ngayon ang buhay, hindi ka na nagtatransact. Madalang ka na magtransact sa cash ngayon, di ba? Ako, lagi ako wala akong cash eh. Halos lahat kasing transaction ngayon, cards na eh. Cards. Mm-hmm. Anybody else? Tita Elvie, nakamute po kayo. Go ahead. Pamilya. Pamilya, sabi ni Tita Lelen. Nakamute po kayo, Tita Elvie. Yung po, nasabi na ni Tita Len yung sasabi. Yung pamilya po, yung mga bata, yung mga anak. Yeah. Oh, pamilya. Mm-hmm. Siyempre, para si Abraham, yung anak niya. Diba? What else? Ano pa? Ano pa yung importante para sa inyo? Cellphone. Cellphone. Yeah. Pwede kaya cellphone. Yeah. Di-disorient ka kaya pag nawala mo yung cellphone mo. Diba? Sasakyan po. Sasakyan. Sasakyan. Oo. Lalo na. Umingiti, oh. Sa Pilipinas, di ba nung araw, pag may sasakyan ka, wow, mayaman, may kotse, di ba? Dito, hindi. Necessity dito ng kotse. Hindi, parang, parang ang hirap to live without a car, di ba? Internet po. Yung Wi-Fi. Mainit ang ulo ng mga bata pag walang Wi-Fi, di ba? Wi-Fi. Pero muna kasi na lahat. Yung sunglasses ko. Madidisorient ako kung hindi ko dala sa trabaho. So, halimbawa, yung mga binanggit natin yan, bukas, sabi ni Lord, surrender mo na sa akin yan. Mm-hmm. Siguro, mas madali-dali lang yung sunglasses, yung credit card. Diba? Wi-Fi, kaya pa yan. Nabuhay ka naman noong 80s, 90s na walang Wi-Fi. Di ba? Maintenance. Oh, maintenance, importante. Ay, sabi nga ni Lord, Len, bigay mo na sa akin yung maintenance mo. Bigay ko yung metformin, kalahati. So, iba madaling ibigay, pero yung binanggit kasi kanina nilang pamilya, mahirap yun eh. Diba? Mm-mm. Bakit sa palagay niyo hinihingi ni Lord kay Abraham yung importante sa kanya? Baka po nagiging mas matimbang na si Isaac kaysa kay Lord. Mm-hmm. That's a good point of view. Right, I agree. Baga, mas may panahon ka na kay Isaac ngayon. Baka mas love mo na si Isaac ngayon. Baka mas priority mo na si Isaac ngayon. Eh, kumpara doon sa sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong Panginoon ng buong puso mo, ng kaluluwa mo, ng lahat, yung buong focus mo, dapat kanya. So, gusto niya lang isettle yung score. Sino ba yung number one mo? Sino ba yung first love mo? Sino ba yung commandment number one mo? Kasi si Isaac, under sa category ng commandment number two, love your neighbor as you love yourself. Pero yung commandment number one, love your God. So sinesettle niya yung score. Teka, ayusin natin ha. Sino ba yung mahal mo? Ayan. Ngayon, tatanungin ko naman, meron bang hiningi sa inyo si Lord na mukhang mas matimbang na sa'yo? Tapos sabi ni Lord, isurrender mo na sa akin yung Isaac mong yan para masettle natin yung score at malaman natin kung sinong mas mahal mo. Meron ba? Ano pong question? Nawala. Halimbawa, meron bang Isaac
sa buhay mo na hiningi si Lord na isettle na natin kung sino yung mas mahal mo, ako ba o yung most prized possession mo? Pwedeng tao, pwedeng asawa, pwedeng anak, pwedeng kotse, pwedeng trabaho, diba? Pwedeng pera, pwedeng $200 million sa bank account mo. Sana all, no? Sana all. Di ba? I mean, importante sa iyon. Diba? Pero sabi ni Lord, surrender mo na sa akin yan. May pagkakasawa, pastor. Ah, yeah, pati asawa, no? Pati asawa kasi nga mahal mo eh, di ba? Hindi kasi ano ba, bigay tayo ng scenario na sobra-sobrang mahal mo yung asawa mo. Okay. Ano bang ibig sabihin kasi ng tinatawag na idolatry? I-define lang natin, okay? Iba kasi yung sabi ng Diyos, mahalin mo yung asawa mo. Hindi niya sinabi to worship your wife or husband. Kasi minsan ang nangyayari, di ba? Minsan nga sa kanta pa lang eh. Diba? Ilaw, diba? Parang wino-worship kita, sinasamba kita, diba? Parang, kumbaga, iba yun eh. Yung bang lagi itang iniisip, mahal na mahal kita, baliw na baliw ako sa'yo, teka lang. Okay yun, good for you, sana all, loyal ka, faithful ka, pero teka lang, mas mahal mo ba siya kaysa kay Lord? Yun ang gustong isettle ng Lord yung score. Okay, so, mahal na mahal mo yung anak mo, proud na proud ka. Di ba? Lagi mo siyang pinipicturan, binibigay mo yung needs niya, wants niya, saya-saya mo. Di ba? Ayaw mo siya madadapuan ng lamok. Okay lang yun, basic yun sa magulang. Pero, alam mo yun, uunahin mo siya kaysa kay Lord. Teka lang, isisettle ng Lord ang score. Di ba? Sino mo mas mahal mo yung anak mo? Di ba? So, ang idolatry, pag pinalitan ng tao, bagay, o ano pa man, yung panahon, effort, yung pagtingin mo, mas matimbang to kesa sa Panginoon. Idolatry ang tawag to. Diba? So, paano pag pinasurrender nga sa'yo? Diba? Kasi, I mean, nag-Facebook naman kayo, may mga tao, mapapansin nyo, naka-post sa Facebook nila, mahal na mahal nila yung asawa nila. Diba? Asawa nila yung profile picture, talaga naman lahat, kada kibot, kada galaw, yung asawa nila, tungkol sa asawa nila, iba naman tungkol sa anak, tungkol sa, wala naman masama doon, pero pag sobra-sobra, na buong buhay mo, yun na yung parang focus mo, tapos pag nawala sa'yo, wala, tolerong tilor ka. Diba? Teka lang, there's something wrong din doon. Diba? Di ba dapat una ang Panginoon? Kaya tatawagin ka ng Panginoon, isi-settle yung score. Bigyan kayo ng example. Noong naging Christian ako, fourth year ako in college. And then, it's a long process. It's almost a year, no, bago ako talaga tumanggap. Well, sa heart ko, okay na, settled na. Pero yung talagang to turn around from my wickedness, medyo, alam mo yun, nominal Christian pa, parang ganun. Tapos, okay naman. Life is smooth. Graduate na. Meron akong work. So, maayos. Maganda yung, mukhang may bright future. Sabi ko, okay pala maging Christian. Ha? Kumbaga, parang ganun. Pero, deep in my heart, no, meron akong Isaac. Okay. So, there was this teaching sa church na inatinan ko. Sabi ng pastor, kumbaga, may teaching about, you know, being aligned or being, baga, if you will consider someday a partner in life, eh, dapat parehas kayo nagmamahal sa Panginoon, parehas kayo ng focus sa buhay, ganun-ganyan. So, kumbaga, kung if you have a relationship with an unbeliever, so, mahihirapan kayo. Kumbaga, no? So, we encourage you to consider praying for a partner in life. Eh, meron akong girlfriend noon na wala namang problema, mabait, maayos, talino, graduate na ng college, may magandang trabaho, so decent yung pamilya, decent yung babae, so pwede pakasalan kung titingnan mo sa kategorya niya yun. Wala namang siyang ginagawa masama sa iyo, blah blah blah. And then the following mga Sundays, so on, meron na namang isang teaching, so nag-speak sa akin ng Lord, no, through preaching. Madalas siya kasi sa akin mag-speak dati through preaching nung ako young Christian pa. Sabi sa akin ng Lord, sabi nung pastor, lay down your Isaac. So parang ang naisip ko kaagad, katulad ng tinatanong ko sa inyo, ang most
most prized possession ko dahil buong pansin ko, lahat ng aking attention. Attention po. Attention, yun. Binibigay ko doon sa tao na yun. So, sabi ko, baka siya yung eyes ako na tinutukoy ng Lord. So, sabi ng Lord, kinunek ko siya doon sa dating preaching na kailangan pantay kayo ng, parehas kayo ng hangaring sa buhay, nagmamahal sa Diyos. Tapos pinuntahan ko yung girlfriend ko, sabi ko, would you consider na sumama sa akin sa church? Sabi ko. Tapos may isishare ako sa iyo na bagong faith. Sabi niya, hindi, sarado, katoliko kami, out ako dyan, pasensya ka na. Wait, respect, she respectfully, turn down niya lang yung request ko, yung aking invitation, which is, nag-respect ko naman. Tapos ang heavy na ng heart ko, weeks after weeks, and then, nag-decide na ako. Isang araw, kinausap ko siya, sabi ko, I think, ito yung mga tipong breakup na, it's you, not me. Ay, it's me, not you. Mga ganon. kumbaga, ang masakit kasi, nagbe-break kayo, wala naman kayo pinag-aawayan. Di ba? Wala naman siyang ginagawang mali. Kaya siya ng iyak. Bakit kayo nagbe-break? Di ba? Parang, di kita maintindihan. Parehas naman Jesus yung minu-worship natin. Pinalalaki mo naman yung issue. Sabi niya ganon. Sabi ko, hindi tungkol yun dun. Sabi ko, eventually, kung sakali naman, edi pagtatagpuin din naman tayo. Pero sabi ko, let the Lord lead us kung ano. So mabigat din sa akin, tsaka mabigat sa kanya. Kasi wala nga eh, wala naman kayong problema eh, di ba? And then tinawagan pa ako ng nanay niya, uy, bibigyan ka ng pamasahe, sunduin mo yung anak ko doon sa trabaho niya. Akala niya wala akong pamasahe, kaya nag-ipag-break ako. ang hirap explain, di ba? Pero you know what? Masakit na gawin yon, pero I felt the relief bigla, yung burden natanggal, na parang meron may nakadagan sa'yo, natanggal na relief. Etong problema, wala kang girlfriend. Di ba kumbaga parang loveless ka ngayon, di ba? Pero pinalitan ni Lord yung heart ko na desire na ihanapin siya. Tapos lumago ako sa pananampalataya ko. Then eventually he rewarded me doon sa simbahan na yun, nakilala ko si Mimi. Di ba? So, alam yun. So, kumbaga, mabuti pala na inintay ko at sinurrender ko yung Isaac. Di ba? Kasi papalitan niya ng mas maayos. Kasi, itong pinalit ni Lord, kasama ko doon sa vision na binigay sa akin ng Panginoon. Di ba? Kumbaga, alam niya, pinipare niya talaga kung sino yung naka-adya para sa'yo. So, malaking benefit ko pala nung turned out, binigay ko yung Isaac ko sa Panginoon. Diba? So, how about sa inyo? Meron ba kayong storya na medyo parehas doon sa mabigat-bigat, binitawan nyo? Natatawa yung mag-asawa doon. Binitawan mo rin ba, Pastor Bert, si Malaya? Buti na lang siya ang pinili mo, no? Baliktad. Baliktad. May boyfriend ka ba na Hindi po, naisip ko lang po noon na kasi I was, di po pa nung Kristiyano ako, I was praying po na sana Kristiyano din yung mapangasawa ko, no? Mm-hmm. Hindi po sinasabing pastor any, basta mahal niya ang Panginoon. Yun po yung sinabi ko sa sarili ko, but eventually, hindi po Kristiyano yung pinagpa-pray ko. So, itero daw yung mga family niya, Kristiyano. Tapos sabi ko, pinagpa-pray ko po siya. Sabi ko, walang nangyayari. So, I have to surrender my Isaac. Ay, susurrender ko po. Sinasabi ko po sa kanya ngayon. Kaya siya natawa. So, sabi ko, ikaw yung binigay ng Panginoon. Kasi nakasakay ko lang po siya. College na po ako. Nakasakay ko lang sa jeep. Hindi ko po siya kilala. So, the Lord just, kasi nagpa-pray po talaga ako kung sino talaga. Sabi ng Panginoon, kasi parang yung tao na yun, sabi niya, magkakaroon ng part sa buhay mo. And hindi ko naman po siya kilala. Talagang no, wala sa puso ko, talagang sinabi ng Panginoon na siya yung siya magiging part ng buhay mo. Sabi ko, ayoko. Ang tagal po noon. Tapos nagkita na naman kami sa
nangailangan po sa choir namin ng isang bass. Eh, kilala pala siya nung mga kasama namin sa choir, sa group. Mm-hmm. So, dumarating siya, makikipag-practice. Sabi ko, nakasakay ko na to sa jeep. Sabi ko, andyan na naman. Hindi alam ni Pastor Bert yun, wala siyang alam dun. Wala po siyang alam. Wala siyang alam. Kaya po sabi ko, anong sinagot ko siya, hindi ko po sinabing yes. Sabi ko, I agree. Yun po ang sagot ko sa kanya, I agree. Nag-agree na po ako sa Panginoon kasi sinusunod. Amen. Amen. Yun po yan. Yun po yung story na nag-start. Yun po. Buti na lang hindi ako nag-disagree. And sana ang Panginoon mapagbiro eh, no? Kumbaga. Opo. Pero tinutumbok niya yung gusto niyang mangyari sa iyo. Kasi ako naalala ko noon, sabi ko pa noon sa kaibigan ko. O yan pala yung pangasawa ko, bumababa ng ano, ng stairs, sabi kasi kumakain kami noon sa ano, sa tindahan. Kumakain kami ng ano ng kopya yata yun, sa Coke. Sabi ko dun sa kaibigan ko, ito pala yung papangasawa ko. Sabi ko ganun. Si Minio, mababa. Binibiro ko lang. Yung nangyari na. Di ba? Tapos sabi nung schoolmate ko, sabi niya, uy, yung ano, kilala ko yan. Sabi niya, yung bayang yan, papuri singer. Sabi ng ganun. Ano niya sabi ko? O, yun. Sabi niya, yung kapatid niyan, yung ate niyan, saka yung bayaw niyan, papuri singer. Sabi ko, ay tamang-tama, may kakanta na sa kasal namin. Biro lang yun, ha? At kaya totoo, nung kinasal kami, kumanta nga sila sa kasal namin. Ano yun? Nakakatawa, di ba? So, it's a provision from God, di ba? Sabi ko, tamang-tama, hindi na ako magbabayad ng wedding singer. Sila na yung kakanta sa kasal namin. Tapos binigyan pa nga ako ng tape nun, eh, nung kaibigan kong yun. O, yan yung ano yan. Pero hindi naman ako nagpapakilala at choppy naman. Hindi naman ako lumalapit. Diba? In fact, actually, nung pinakilala ko, ano, sinungitan ako. Mukhang hindi ako type. tapos niligawan ko, ba, binasted ako. Kaya sabi ko, mukhang mali yata. Sana hindi ko nalang... Sabi ko, Lord, pwede ko bang kunin uli yung Isaac ko? Busted ako dito. Anyway, the rest is history. So, mapansin natin doon, balikan lang natin yung storya natin. No? Importante kay Isaac, itong anak niya. Na teka lang, ngayon pinapasunog mo, Lord. Mahirap-hirap na usapin yan. Di ba? Mm-mm. So, basahin natin. Okay, Sister Jasmine, verse 3 and 4. So Abraham got up early in the morning, saddled his donkey, and took with him two of his young men and his son Isaac. He split wood for a burnt offering and set out to go to the place God had told him about. On the third day, Abraham look up and saw the place in the distance. Oh, ang aga gumising na Abraham. Pag maaga kang gumising, ibig sabihin, nandun ka sa mode na seryoso kang susunod. Kasi kung sinabi sa akin na i-offer mo yung anak mo, baka tanghali pa ako gumising para i-delay ng konti. Di ba? Malaking factor yun eh. Teka lang, ba't ang aga gumising pa nitong si Abraham? Pinapapatay na nga yung anak niya. Di ba? Oo. Ay, maganda yon tita. Gusto ko yon. Pwede nga. Hindi siya nakatulog. Mas gusto ko yon. Mas gusto ko yung perspective nyo. Tama, ano? Maaring hindi siya nakatulog. Diba? Kaya tumayo na lang siya. Hindi ako makatulog. Na ba yan? So makaisa ng asno niya, yung donkey niya. No? Dinala yan. May kasama pala siya eh. No? Sa movie kasi, kadalasan... Kaya sa movie, huwag kayo masyado nagpapaniwala. Minsan, iba yung atake ng director dahil cinematic ang itsura. Parang kanina, nilagay niya na Sarah. Wala, no? Hindi lang binanggit si Sarah dito. Eh. Diba kanina sa movie, may Sarah? Pero dun sa ano, kumbaga, makikita niya dito, may kasama pala siyang dalawang lalaki. Dalawang batang lalaki. Parang alalay niya, mga tauhan niya siguro. Tapos nagsibak na siya ng kahoy para sa burnt offering. Tsaka sila pumunta doon. So nagsibak muna siya ng kahoy bago siya pumanik sa taas. Hindi siya doon nagsibak.
Okay? So tatlong araw, tatlong araw pa pala yung pagdalakbay nila papunta doon. So ibig sabihin, kung sakali man natama si Sister Amy, Sister Amy, paalala mo na sa akin, ha, pagdating sa heaven, tanong natin kay Papa Abraham, kung ikaw ba hindi nakatulog nung araw, curious lang kami, pinag-usapan ka namin sa Bible study. So halimbawa, sabihin natin puyat na puyat to si Abraham, tatlong araw pa sa pagdating. Oh, imagine mo. Diba? At nakita niya nga yung lugar na pupuntahan nila in a far distance. Ayan. So tatlong araw, agony rin yun na. Tatlong araw, isip-isip mo mamatay yung anak mo. Di ba agony yun? Tatlong araw eh. Oh, verse 5 at saka 6. Tita Elvie. Pastor Jeff, bago tayo magano, pwede magtanong muna saglit lang. Go ahead. Naisip ko lang kasi yung sa scenario na sinabi ni God kay Abraham na dali nga yung anak niya tapos ganyan mangyayari, iaalay niya yung anak niya. Ang tanong ko lang is, bakit ano kaya yung nasa sa loob ni Abraham nung panahon niya? At the same time, hindi siya nagtanong kung bakit, o alam na niya sa isip niya na obedience, magiging obedient na lang ako sa sasabihin ni God. Ganun. Kasi alam mo naman na mahal-mahal ni anak niya. Parang ganun. Una, dun sa mga naunang verse, Brother James, alam niya na papatayin. Kasi binanggit na burnt offering. Diba sa unang binasa natin? Alam niya na bago siya pumanik doon na, naku, eto na, pinapa-offer yung anak niya. Sa pangalawa mong tanong, ano kaya iniisip niya? Ayan, kaya nga natin pinag-uusapan kanina. Ano yung nararamdaman niyo pag hihingi na sa'yo si Tyron, Brother James? Lalo na si CJ, kamukha mo. Hindi na galo sa isip ko yung ano. Medyo mabigat, di ba? O kayo, kung kayo yung sasagot sa tanong ni Brother James, ano yung ano nyo, ano yung mararamdaman nyo daw? Ano yung sa palagay nyo palang nararamdaman daw ni Abraham? Tapos tatlong araw kapag naglalakad, ha? Sabi ni Tita Amy, hindi ka nakatulog kaya maaga kang bumangon at tatlong araw kang naglalakad papunta sa area dahil wala namang Uber noon at saka wala namang sasakyan tong mga to. Di ba? O and donkey, yung asno, mabagal pa yun. At saka pag napagod yun, biglang umihinto. Umaangal yun. Hindi katulad ng kabayo. Di ba? So kayo, sa palagay nyo, paano yung sasagutin yung tanong ni Brother James? Ano yung nararamdaman ni Abraham? All throughout, simula nung sinabi sa kanya ng Lord, dali mo siya doon sa Moriah, burnt offering yan. Alam mo yun? Teka Lord, 100 years ko itong hinintay. Ano yung nararamdaman niya na naglalakad siya sa tatlong araw? Anybody? Hindi siya nagtanong eh. Yes. Simulod. Walang debate. Hindi katulad po kay Lot. Dahil pag-debate pa po siya. Good observation. Good observation. Okay, pag si Lot lang yan, ha? Pamangkin niya lang yun. Maganda yung tinupunta ni Alvin. Ano yung naging difference ng attitude or faith ni Abraham during the time of Lot, during the time ni Hagar, Ishmael, di ba? Kasi masakit din sa kanya eh. Nung, siyempre, mahal mo rin si Ishmael. Pinalayas ni Sarah. Masakit sa kanya yon, di ba? Siya pa nga nag-prepare ng kanilang pagkain at saka tubig. Much more kay Isaac. Yeah. Much more kay Isaac. Kasi chosen yun eh. Yun talaga, dugo ng dugo mo, laman mo. Alam mo, talagang, alam mo yun, yun yung promised son kayo ng Panginoon. So, di ba? I'm sure confused si Isaac. Yes, siguro po, Pastor, nag-struggle din siya. Nag-struggle po yun si Abraham. Brady. Okay. Siyempre, anak niya, ano, wala siyang, siguro blanco na yung isip niya. Yeah. Actually, nung nag-struggle si Abraham kay Ishmael, dahil masakit sa kanya, pinapalayas ang asawa niya. Sa loob-loob niya, teka lang, idea mo to, ba't pinapalayas ngayon? Ang sakit nun, kasi anak mo yun eh, pinapalayas ang asawa mo. Lalo na to, hindi to pinapalayas ha. At least Ishmael, pag pinalayas, buhay pa. Ito, wala eh. Patay. Pinapapatay. Di ba? Pastor. Go ahead. Yung nakikita ko kay Abraham, parang dinisip niya, binigay mo siya sa akin, ngayon kukunin mo siya. Mm-hmm. Confused so, di ba? Hindi siya nagtatanong, di ba? Hmm. Kasi sa kanya, imposible na siya magkaanak eh. Tapos nagtaroon siya ng anak. Mm-hmm. Tapos ngayon binabawi ni Lord. Mm-hmm. So, parang somehow
masakit sa kanya pero prepared siya. Mhm. Nandun yung pagtitiwala niya sa Panginoon na na probably bibigyan niya ako ng mas marami pa dito, yung ganun-ganun. Mm-hmm. Kasi nothing is impossible. Mm-hmm. O pwede rin niya sabihin, pwede niya rin kasi bigyan ng second life si si Isaac. Yeah, so, gusto ko 'yun. Oo. Kasi diba? Dinawi natin, sabi ni Tita Lenlen, hindi na siya magkakaanak. Pero in fact, may anak na siya. Ang bawg kasi dito si Sarah. Siya walang problema eh. So kung gusto niya magkaanak, pwede niyang anakan lahat ng babae doon sa kanyang tribo. Walang problema. Siya yung parang king eh. So, lahat yun, they will just agree kasi siya yung parang leader nila. So sa pagkakataon yun, pwede. Pero walang kapalit kasi yung anak mo sa babaeng mahal mo. Plus yung anak mo na sinabi ng Diyos na ito yung promise son ko sa iyo. So yun, irreplaceable yun eh. Pero mas gusto ko yung second perspective mo. What if nasaksak nga ni Abraham? Di ba? Sabi, Abraham, ay nagulat. Nasaksak. Di ba? Sabihin natin, nasaksak talaga. Di ba? So, ano nangyari? Anong mangyayari ngayon? Di ba? So, si Isaac namatay. Pero sabi ni Tita Lenlen, teka, God is the God of life. Giver of life. And taker of life. So, kung sakali man nasaksak yun, pwede niya naman buhayin. Si Lazarus nga, binuhay niya, tatlong araw na patay na. Ay, ilang araw na bang patay si Lazarus. Basta mabaho na si Lazarus, binuhay pa. Pero, I mean, yun lang. Di ba, pwede naman mag-heal agad yung kanyang... I mean, ginawa nga sa putik si Adan. Di ba? Ano pa bang imposible doon? So, andun na yung faith ni Abraham. Mapapansin niyo dito, kumpara doon sa mga previous na instances sa buhay niya, buo na yung faith niya dito. Kasi nung tinanong siya ni ano, mamaya mababasa yun, nung tinanong siya ni Isaac, e nasa na yung ano natin, iaalay natin, ang sagot ni Abraham, God will provide with confidence. Yes. Di ba? O, nasagot pa James ang tanong mo? Apa, apa. Ayan. So, ika natin yung word natin. Sabi dito, sa verse 5, sino na ang babasa? Tita Elvi. Ah, nakamute po kayo, tita. Sabi po, verse 5, then Abraham said to his young man, stay here with the donkey. The boy and I will go over there to worship. Then we'll come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and laid it on his son Isaac. In his hand, he took the fire and the knife, and the two of them walked on together. Okay, sabi niya doon sa dalawang alalay nila, oh, dito muna kayo, kasama nung donkey. No? Bakit sa palagay niyo na, ano, sabi nito, papaniktan kami ng anak ko doon sa taas para mag-worship. Then babalikan namin kayo dito, sabi ni Abraham. So meron silang kauhan. Tanong ko sa inyo, bakit sa palagay nyo pinapa-stay lang ni Abraham sa baba yung dalawang tauhan? Bakit sa palagay? Siguro alang distractions. Ayun, para walang distraction. Ano pa? Yeah, baka mag-interfere. Yes, ang galing ni Tita Girly. Yes, obviously, no? Mag-interfere yun. Kasi teka lang, ba't mo papatayin yung anak mo? Kumbaga, mahal na hari, ba't mo papantayin yung mahal na prinsipe? Eh? Parang ganun yan. Teka lang, di ba yun ang papalit sa'yo? Tandaan nyo, yung spiritual journey ni Abraham, masayang-masaya din, yung kumbaga, nagpapanalo siya, nagpapanalo rin yung kanyang tribe. Ibig sabihin nito, yung mga tao na bibless din sa buhay ni Abraham, masaya sila, sumama sila kay Abraham kasi pinili ng Diyos, tapos naniniwala na sila Diyos. Teka lang, mako-confuse kami, Father Abraham. Bakit ganyan? Papatayin mo yung anak mo, hindi namin matatanggap. Pipigilan nila yon sa Abraham. No, tama si Tita Girlie, mag-i-interfere doon sa God's will. Diba? Sabi ni Peter, hindi ko papabayaan, Lord, na may mangyari sa'yo. Diba? Sabi ni Lord, get away from me, Satan. Diba? Kasi nag-interfere siya doon sa God's will na mangyayari. Diba? So, yeah, that's a good perspective.
hindi pwedeng mag-interfere tayo doon sa dapat mangyari na gusto mangyari ng Panginoon. Tsaka Pastor, siguro kaya si Abraham hindi na nag-question sa Panginoon nung sinabing i-offer mo yung anak mo kasi based doon sa mga previous na nangyari, di ba sinunog yung Sodom and Gomorrah, nakita niya how powerful God, tapos sino ba naman siya to question God? Parang ganun siguro. Nakita niya kung paano sinagip ng Lord si Lot at yung dalawa niyang anak, di ba? O nakita niya rin nung the Mrs. Lot tried to interfere sa gusto ng Panginoon, she became a pillar of salt, di ba? Go ahead, Tita Elvie. Kasi po, di ba po sa yung mga pagans, they also offer their ano yung mga anak nila noon. Parang yes, di ba? Tapos ano po yung difference nung kay Abraham at saka yung mga pagans noon? Okay. Ang difference, unang-una, ang difference is ino-offer ng mga pagans yung anak nila kasi kapritso nila. Kumbaga, walang Diyos na nagsasabi sa kanila. Obviously, it's Satan who's telling them to do that. Pangatlo, that is to please the people around them. Alam niyo yung mercy killing sa mga kapatid nating Muslim? Halimbawa, yung anak mo sumama sa Kristiyano or nakipagrelasyon tapos kinall out ng council sa village niyo sa mga Muslim. Pero sino tinatawag na mercy killing, ikaw mismo papatay sa anak mo. Para isagipin mo yung sarili mo sa kahiyan at buong pamilya mo. That is pleasing people. So you're going to sacrifice your child dahil gusto mong i-please yung tao. Di ba? Parang halimbawa, si Sarah Balabagan, nung naging Christian siya, kino-call out yung pamilya niya ng mercy killing. Ibig sabihin, patay mo si Sarah Balabagan kasi naging Christian yan. So may pressure sa pamilya niya kasi Muslim sila, bawal silang mag-convert eh. So, kumbaga dito, lumalabas, piniplease mo yung tao para wag ka lang mapaya, papatayin mo. Diba? Ang difference ito sa Panginoon, dito, piniplease mo yung Panginoon. At inaadya mo ng buong pagtitiwala na kung ano man ang mangyari, siya ang bahala. Kaya parang sinasabi ng Lord, talon, sasaluhin kita. Di ba? Ang hirap nun. Di ba? Alam niyo yung storya na madilim yung bangin, tapos may boses sa ilalim, nakakapit lang siya. Sabi nung boses sa ilalim, talon, sasaluhin kita, nakikita kita. Sabi niya, hindi kita makita, madilim eh. So ang ginawa nung nakakapit, ayoko magtiwala sa'yo. Hanggang sa nakatulog siya, umaga na, paggising niya, nakakapit pa rin siya. Paggising niya, 3 feet lang pala yung babagsakan niya. Di ba? Kasi hindi siya nagtiwala dun sa boses. Eh. Di ba? So, yun yung difference sa tanong ni Tita Elvie. Yung tao na pagan, kapritso niya, sarili niya, sinusunod niya, nakikinig siya kay Satan. Itong tao na Kristiyano, even though it doesn't make sense, susunod ka dahil may pananampalataya ka sa Diyos. Alam mo may gagawin siya. Kasi sabi nga ni Tita Girlie, nakita niya na sa Sodom eh, tsaka sa Gomorrah. Nung sumunod lang si Lot at tsaka yung dalawang anak, nakaligtas eh. Paano pa kaya ngayon? Di ba? So sabi dito, Abraham took the wood for the burnt offering and laid it on his son Isaac. So naka-chop na to. Inaayos na nila, so tama naman yung pelikula kanina. Tapos in his hand he took the fire and the knife. So sisindihan na, ano? So wala pang sindi kasi sisindihan mo 'yon pag patay na yung bata. Kasi nga parang yung pag-o-offer nila ng tupa. So and the two of them walk together, no? So ready na, di ba? Then Isaac, sabi dito sa verse 7 and 8, babasahin naman ni Pastor Bert. Yan, Pastor Bert, may ibasa po, 7 and 8. Nakamute po kayo, Pastor. Okay, praise, hello, yeah. Then Isaac spoke to his father, Abraham, and said, "My father," and he replied,
"Here I am, my son." Isaac said, "The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." Then the two of them walked on together. Ano napansin niyo? Sabi na sa ni Pastor Bert. "Tatay," sabi ni Isaac. "Oh, nandito ka na, kanin." Sabi niya, "Oh, ready na yung apoy, ready na yung panggatong." Eh, nasaan yung pang-offering natin? Kinakaba-kaba na siya siguro. Sini-offer natin? Anong sagot na ni Abraham? "Oh, ang Diyos mismo ang magpapala sa atin ng tupa para i-offer natin as burnt offering, anak." At patuloy lang silang naglakad. So, sa sitwasyon na to, medyo nagtataka na si Isaac. Ano yung pansin niya? Go ahead. Anybody? Na nakakahalata na si Isaac. Yeah, nakakatunog na. Naku, yari ako dito. Wala kang pang-offering. Di ba? Kasi alam niya yung kustumbre na kailangan may dugo, may buhay. Teka lang, yung dalawa, pinaiwan sa baba. Hindi naman pwedeng offering yun. Yung donkey, baka pwedeng offering. Kasi baka sakali, di ba? Donkey. Pero teka, pinaiwan din sa baba. Ako lang ang living thing dito bukod sa tatay ko. Nakahalata na to. Di ba? Sa tingin nyo? Nakakatunog niya? Alam na po ni Isaac na pag pumunta sila doon, meron silang i-offer. It's an act of worship. Parang alam na po niya yun. Mm-hmm. Parang alam na niya na pupunta sila doon, mag-offer. When they worship. Para sa worship. So wala silang dala, tita. Pero baka sa puso sila, ni Isaac, baka naman nandun na. Opo, baka alam na ni Isaac na meron. They have something to offer. Kasi very assuring yung ano eh, yung sagot ni Abraham sa verse 8 eh. Mm-hmm. Oy, ang Diyos mismo, sabi niya. Ang Diyos mismo ang magpo-provide ng tupa para sa burnt offering. 'Di ba? So ngayon, tumigil na magtanong 'tong si Isaac, naglakad na naman sila. 'Di ba? So dito, makikita mo agad, ano mapapansin nyo kay Abraham? Uneasy. Uneasy, yes. Oo. Pero bukod sa uneasy siya, ano yung mas lumulutang bukod sa pagiging uneasy niya? Kasi kahit sino yung magiging uneasy, biro mo, alam mo, malakas ang faith niya na God will provide. Mm-hmm. Yes. Ibang level na ang faith. Mm-hmm. Eh, sige nga, ikumpara niya sa Abraham na, "Sara, baka pwedeng sabi ha, kapatid kita, baka mayari ako dito sa Egypt eh, ha? Pag kinuha ka ni Pharaoh, Sara, pwede ba pakisabi kay Abimelech, kapatid kita ha?" So, alam mo yun, kumpara sa Abraham na ganun. At saka yung Lord, paano pag may 50? Paano pag may 40? May 30? May 10? May isa na matino dyan sa, alam mo yun? Kumpara sa, alam mo yun, Abraham, sabi ni Sarai, "Abraham, ito yung ano ko, si Hagar, tabihan mo." Kumpara sa dating old Abraham, hindi ba kayo nagugulat? Medyo new Abraham to. Abraham 2.0. Parang new version. Kasi base dun sa mga kwento na binasa natin, yung Abraham na kilala natin, lagi nagdidili-dali, lagi, teka lang, takot mamatay, takot, alam mo yun, takot gumalaw, takot, alam mo yun, parang takot masaktan, parang medyo makasarili ng konti, di ba? Pero ito, ibang Abraham to. Actually, believe ako sa kanya. Dahil, honestly, just be honest, baka hindi ganyan na mag-reaction ko. Alam mo yun, lalo na anak ang pinag-uusapan. Di ba? So, nakaka-believe at dapat matuto tayo sa kanya. Anything else na napansin nyo sa 7 and 8? Sir. Ay, Pastor. Go ahead, tita. This one shows that God depended or believed so much in the mercy and ability of God to provide. Mm-hmm. And also
he really was 100% committed to obey the Lord. Amen. 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 Naalala niyo pa ba nung kasagsagan ng COVID? Tapos unang-unang talagang naging epicenter ay France ba 'yon o Italy? France ano? Italy. Italy. No, Italy. Yun ang parang boom. Grabe. Grabe. As in, grabe. Every day, naglilibing sila. Tapos, there was a time, recently lang, tong India, di ba? Pero after Italy, sino? Di ba US? Nasabi natin, hindi dadating dito yan. Kasi usually naman, nakakaroon ng pandemic, pero hindi tinatamaan ng US. Pero there was a time, ha, kung naalala nyo, sa height ng pandemic, US ang pinakamataas sa buong mundo. Diba? During these times ng trials, ng hirap, pasakit, dami namamatay, nagkakasakit, at may uncertainty sa buhay, nakukonfuse tayo, may anxiety, may depression tayo nararamdaman, na-lockdown ng mga tao. I mean, pag sama-samahin mo to, kulang pa to sa nararamdaman ni Abraham. Diba? Ang bigat kasi dito eh. Kasi dito certain na sinabi sa kanya, burnt offering ang anak mo. Sinintend sana eh, kumbaga eh. Pero yung sagot niya, nandun sa puso niya, no, God will provide. In case man hindi siya mag-provide, He will bring back my son to life. Kasi bakit? God is not a liar. Alam ni Abraham yun sa puso niya, hindi sinungaling ang Diyos na nangako siya. Nabibigyan siya ng anak. Pagkatapos sa anak niya to, dadaan ang maraming mga descendants niya. So alam sa puso ni Abraham, hindi kahit kailan magsisinungaling ang Diyos. So dapat ganun din yung faith natin. Alam natin, no, wag tayong matakot. Kumbaga, alam natin sa puso natin that God will provide. Di ba? Honestly, during the time of COVID, kasagsagan, mataming simbahan, hindi nagbukas. Di ba? Pero with all faith, simula November, nag-open tayo. Di ba? At para ipakita na siyempre, nag-iingat tayo. Sinunod natin lahat ng CDC protocol. Di ba? At para ipakita na talagang seryoso tayo na pinabalansin natin ang pagiging maingat. At the same time, hindi rin naman natatakot at ipaparalyze tayo ng fear. No, simula November hanggang ngayon, hindi naman tayo nagsarado, di ba? Protectionan tayo ng Panginoon. O paano halimbawa, tanong, wala bang nagkasakit sa church niyo? Meron nagka-COVID, pero protectionan pa rin ng Panginoon. Nandiyan yung paniniwala natin na ang Diyos ang magpapagaling, siya ang magpo-provide ng way out. 'Di ba? Kahit medyo madilim 'yung pinagdadaanan mo, kahit hindi mo maintindihan. 'Di ba? So, ganyan 'yung nararamdaman ni Abraham. Ayan. So, Tita Pepot, 9 and 10. Ayan, 9 and 10. Okay. When they arrived at the place that God had told him about, Abraham built the altar there and arranged the wood. He bound his son Isaac and place him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out and took the knife to slaughter his son. Ooh, ito na yung parang climax ng scene. Diba? Nung pagdating nila doon, nagtayo na ng altar si Abraham. Okay, malaki ang tiwala ng dalawang batang lalaki na kasama nila na magpaiwan sa baba. Una-una, boss nila si Abraham. Whatever he says, sundin lang nila. Pangalawa, kilala nila si Father Abraham nila, si Boss Abraham nila, yung chief ng kanilang village, na lagi naman nagtatayo talaga yan ng altar. Diba? Naalala nyo, nung pag-alis sila sa Egypt, tayo siya ng altar. Lagi siya nagtatayo ng altar. Ibig sabihin nito, ina-acknowledge niya ang Panginoon. Ngayon naman, kung saan tayo mapunta, hindi naman tayo pwedeng, pagdating ko ng LA, no, noong 2009, dahil mahal ko si Lord, nasa bago akong lugar, kung saan niya ako dinala, magtatayo ako ng altar, magsusunog na ako sa LAX. Diba, huhulihin ako dun. Una-una, bawal magsiga dito. Alam niyo, nami-miss ko dito. Diba tuwing hapon, yung nagwawalis yung matatanda, nagsusunog ng mga nalaglag na dahon ng mangga,
Tapos gusto ko yung amuhin nun eh, di ba? Para nagpapausok ng mangga o kaya na para daw mawala yung mga anik-anik o yung mga ano yung mga mosquito sa gabi, di ba? So nagwawalis na yung matatanda. Dito hindi mo pwedeng gawin yun, bawal yun dito eh. Di ba? Huhulihin ka ng pulis kasi pwedeng magkaroon ng brush fire. No, itong si Abraham, sanay sila na makita na gumagawa, nagsisindi, nag-aano. So tiwala lang sila. Kasi lagi namang ginagawa ni Abraham. Pero itong scenario nito iba na. Imagine mo tinali na si Isaac. Oh, shift tayo ah. Shift tayo from Abraham punta tayo kay Isaac. Kanina focus tayo kay Abraham. Wow, ang galing, ganda ng faith, blah blah blah. Shift tayo kay Isaac. Nung tinatali ka, ikaw na si Isaac. Kanina sabi natin, ikaw si Abraham. Dalin mo yung pakiramdam mo, yung sarili mo sa shoes ni Isaac. Tinatali ka ng tatay mo. Okay? Nilagay ka dun sa ibabaw ng wood. Hiniga ka na. E teka, di ka ba makakalata? Kanina, walang tupa. Ngayon, tinatali ka na. Tapos iniga ka na. Diba? Tapos kinuha na ng tatay mo yung knife. Sasaksakin ka na. Kung ikaw si Isaac, anong gagawin mo? Lalaban. Go ahead, tita. Ano sabi mo? Lalaban. Instinct. Lahat ng tao, akmaan mo, lalaban. Papalag. Papalag. Lahat. Lahat ng tao. Right? Ikaw ba, hindi ka lalaban? Ako una, baka mag-struggle na ako, tinatali pa lang. In fact, naglalakad pa lang ako, mag-struggle na ako noon. Teka lang, ayoko nang tumuloy. Dalawa lang tayong buhay dito eh. Yung donkey, iniwan mo. Yung dalawang tao, iniwan mo. Eh teka, alam ko, pag nag-aalay tayo, kailangan may dugo eh. May sinusunog. Wala naman tayong ram dito. Wala naman tayong tupa. Mag-struggle na ako doon. Makakatunog na ako noon. Lalo na pag tinatali ka na, hiniga ka na, at kumuha na ng kutsilyo. Nasaksakin ka na. Ano ang natural instinct ng kahit sinong tao? Lalaban. Ang tanong, anong reaction ni Isaac? Shock. Na-shock siya. Na-shock siya. Pero lumaban ba siya? Nasulat ba dito? Lumaban siya? Hindi. Hindi? O, ang tanong, siguro naiyak lang siya, Pastor. Ay, naiyak talaga. Malingid-lingid na yung luha. Eh, dahil bata yan, baka nga hagul-gul pa. Pawag pa. Anong ginagawa mo? Maring tama yung acting kanina ng bata. Di ba? Kasi teka eh, sasaksakin ka eh. Tapos nakatali ka eh. Alam mo, susunugin ka. Pero anong reaction ni Isaac? Bukod sa umiyak siya, nalungkot siya, nataranta siya, lumaban ba siya? Nagtiwala po siya sa tatay niya. Amen. Nagtiwala siya sa tatay niya. Di ba? Sabi kasi ng tatay niya, ang Diyos ang magpo-provide. Di ba? Actually, may isang preaching na naalala ko. Napakaganda. Nung tinura ng pastor. Sabi ng pastor. Kasi ako, sa loob ng isang linggo, isang damukal na preaching pinapanood ko. Kasi gusto ko matuto sa iba. Kasi wala akong feeding eh. Alam mo, I feed the flock every Sunday. Pero ako, kailangan may feeding ako. Kaya halos lahat ng simbahan, pinanonood ko yung mga preaching nila. No? May isang preaching na naalala ko, sabi ng Pilipino to, sabi ng, ay hindi, Amerikano, sorry. Sabi ng preacher, humanga daw siya kay Isaac. Kasi, kahanga-hanga daw yung faith ni Abraham. Pero tandaan nyo, siya ang papatay. Mas kahanga-hanga yung faith ng papatayin. Kasi wala nga nasulat na pumalag siya, lumaban siya o nag-struggle siya. Ibig sabihin, tinanggap niya. Tinanggap niya yung kapalaran niya at inihayaan niya, ipinasa Diyos niya yung sitwasyon niya. Eh di ba kahanga-hanga eh? Kasi kanina pa tayo mahanga kay Abraham eh. No, tingnan naman natin yung perspective ni Isaac. Nakita ko, kahanga-hanga. In fact, isa sa mga kahanga-hanga na ginawa ni Isaac na natatandaan ko, yung scenario na yan. Kasi, I mean, si Abraham, ang gaganda ng mga kwento. Tapos yung party ni Isaac, parang medyo tulog.
Tapos Jacob naman. Ang ganda na naman ng kwento. Tapos Joseph naman. Ang ganda na naman ng kwento. Yung tinatawag na Abraham, Isaac, and Jacob. Hanggang kay Joseph. Pagdating kay Isaac, medyo nabubor ako ng konti kasi walang masyadong kwento tungkol sa kanya. Pero isang bagay ang outstanding na ginawa niya. Hindi siya lumaban. Kasi kung lumaban siya, siya mismo nag-i-interfere na doon sa will of God. Nakuha niyo? So siya tinanggap niya yung kapalaran niya. At nagtiwala siya sa Diyos, nagtiwala siya sa tatay niya. Sabi niya, kung ang Diyos hindi sinungaling, malamang ang tatay ko hindi rin magsisinungaling kasi pinaglilingkuran niya ang buhay na Diyos. Di ba? So, importante no, na ma-transfer din pala natin. May pakita natin yung faith natin sa mga anak natin. Alam niyo yun. Actually, nung tinawag ako ng Panginoon na maglingkod sa LA, parang walang naniniwala dito sa bahay namin na tinatawag ako papunta LA. Walang sumasama sa akin. Ako lang mag-isa nag-church. Oh, tanongin niyo yung mga bago, yan sina Aldrin. Tanongin niyo yung mga luma. Ako lang mag-isa nag-church. Recently lang sumunod. Na actually, sumama lang sila November 1. Since then, November 1 ng installation, mag-one year na ngayon, doon lang sila sumali talaga officially sa church. Pero nag-join ako ng church March pa, di ba? In fact, papunta-punta na ako before the March. So feeling ko parang ano ba yan? Parang alam mo yun. Parang minsan nagbibiroan kami dito sa bahay habang kumakain. Parang sigurado ka ba dyan, daddy? Sa naririnig mo, wag ka pupunta dyan. Ganun-ganyan. Pero ano, parang pinagdududahan mo na minsan yung sarili mo. Pero nakita nila, not because of, pero nakita nila yung ginawa ng Diyos. They followed. Alam niyo. So, ganoon din ano, si Isaac. Nag-follow siya eh. Nakita niya yung nangyari sa buhay ng tatay niya. I'm sure, maaari hindi niya physically nakita dahil wala pa siya noon o bata pa siya noon. Pero malamang naikwentong Sodom and Gomorrah na alam niyo, yung mga nangyari sa Egypt, di ba? So, tumaas din yung faith niya. So, ang laki ng bagay, no? Ang laking bagay pala yung factor natin para sa mga anak natin. No? Para makakilala sila sa Panginoon. Yan, move on tayo. Dito tayo sa 11 and 12. Yan. Dito, girlie. Okay. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. He replied, Here I am. Then he said, Do not lay a hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Mm-hmm. So, mali yung movie. Di ba? Yung movie, nasaksak na yun. Di lang tumama. Di ba? So, ano pa mali dun sa movie? Mali yung movie na mayroong scene ni Sarah. Nagtanong si Sarah dun sa movie, may dala bang lamb si Abraham? No, para siguro perspective lang ng director yun. No? Pero dito, kung titingnan mo, kung ikaw yung gagawa ng movie, maganda word for word mo siyang ano yung gawin eh. Para talagang sakto, wala kang binabawasan, dinadagdag salita ng Diyos. Di ba? Tapos nakarinig si Abraham ng salita mula sa langit. No? So, angel of the Lord. No, tinawag siya, Abraham, Abraham, sabi niya, nandito po ako. Hindi niya pa napapatay, di ba? Huwag mong sasaktan yung bata. Huwag mong gagawin siya ng kahit ano. No? Ngayon, alam ko na may takot ka sa Diyos. Kaya hindi mo pinagkait ang natatangi mong anak sa akin. Ayan. May sounds familiar ba? Sige nga. Sino makahula? Ano yung makatumbok, ano yung sounds familiar. So, Pastor, dito, ito yung parang futuristic na yung mangyayari kay Jesus na i-offer siya as the ultimate sacrifice. Kumbaga, it's a prophetic na verse na, teka lang, diba? Sabi ng Lord, kumbaga, dahil sa pag-ibig, dahil sa faith, diba? Hindi mo withheld yung anak, natatanging anak. Kasi ang Lord, pag challenge ka, ibig sabihin kaya niyang gawin. Di ba? So siya rin, hindi niya withheld yung kanyang natatanging anak. Para sa akin. Di ba? Napakaganda, no? Kumbaga,
Ang gusto ko lang talaga sa Lord natin, hindi siya magpapagawa na hindi niya kayang gawin. Yeah, as in. Para sa akin, wala nang mas mabigat pang liderato ang makikita ko kapag sinabi ng kapitan, sugod, nandun siya sa una sa battlefield. Alam mo yun, hindi pagsigaw niya na, sugod mga kapatid! Tapos nagboboba dun sa kabilang gilid. Hindi sumasama. Diba? O kaya bigla na lang nawawala. Alam mo yun. Meron akong ano, meron akong kwento ko lang, meron akong boss dati. Actually, kinatatakutan siya. Ang tawag sa kanya, area manager. No, crew lang ako nung sa McDonald's. And I looked up to her. As in, para sa akin, ano siya, the best. Alam niyo kung bakit? Kasi sa McDonald's, bilang crew, isa sa pinaka-aayawan na linisin, alam niyo kung ano, grease trap. Yung grease trap, doon natatrap yung grease the entire day. At mabaho yun pag binuksan mo. As in, lahat na ng klase ng amoy. parang yung buro, burong isda, 100 times na amoy ng burong isda, ganun ang amoy nun. Na may halong amoy ng Poso Negro na hindi maintindihan. So pagbukas mo pala nun, ang baho. Di ba? Ang sabi niya, ang tunay na paglilinis niyan, sabi niya, kailangan is sa sobrang linis niyan, kaya mong ilagay yung tissue, hindi mababasa. Sabi ko, mabigat siya na. Kaya ako, nagyayabang lang siya. Pangalawa, sabi niya, huwag kayong didiri na ididiri yung kamay niyo. So, pag sinabi niyang gano'n, tatawa-tawa lang kami. Eh, palibasa, eh, boss ka. Hindi mo namang, alam mo yun, ang ganda mong babae, naka-miniskirt ka, tapos, alam mo yun, makinis yung balat niya, naka-manicure. And then, tinuturuan niya yung, ano, yung buong, ano, buong staff na kausap niya. Alam niyo, ginawa, nagulat kami. Ha? Tinaas yung long sleeves. Nilublub yung kamay doon sa grease trap. Inangat yung pinaka-plug. Diba? Tapos tinuro niya kung paano tamang linisin. Sabi ko, yan ang leader. Simula nun, ang linis na ng grease trap ko. Dahil nahiya ako eh. Kasi yung boss ko, grabe, nilublub yung kamay. Pupunta pa ng opisina yun. Kasi kahit nasabunin mo yun, mabaho pa rin yun. Diba? Pero para i-demonstrate niya lang na seryoso siya, nilublub niya yung kamay niya doon. Sabi ko, mabigat yun. Yeah, mabigat yun. Kaya sa akin, yung ginawa ni Jesus, kakaiba eh. Dahil, di ba, kumbaga, pag sinabi niyang love your God, talaga namang ginawa niya. Pag sinabi niyang love your neighbor and be willing to sacrifice yourself, hindi siya nagbibiro. Binigay niya yung sarili niya. Di ba? Talagang he's not a liar na talagang ginagawa niya pag sinabi niya. Kaya pag sina-challenge siya tayo, o gawin niyo to, eh gawin natin kasi siya talaga mismo nakita natin ginawa niya sa buhay niya. Di ba? So verse 13 and 14. James, makikibasa. Abraham looked up and saw a ram caught in the thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering in the place of his son. And Abraham named that place, "The Lord will provide." So today it is said, it will be provided on the Lord's mountain. So, hindi tupa, ram. Diba kasi kanina yung version ng Tagalog, tupa eh. Kaya tinatanong ko, meron bang Tagalog na ram? Alam yan, baka kaya ginamit nila yung tupa. Diba? Pero hindi ito tupa eh, ram. Ang ram kasi, ito yung may mga horn. Adult lamb na. Ah, okay. So, adult version to ng lamb. Di ba pagka tumanda na sila? Hindi nakapon. May horn na kasi, ganon? Nakapon. Oh, okay. Gets ko na. Okay. So, kasi yung horn, yun yung nakatrap. Kasi doon sa movie, ang natrap yung paa. So, mali yung movie. Dito sinasabi, caught in the thicket by its horns. So na-trap yung ano niya, yung kanyang sungay. Right. Ah, oo. Paikot ang sungay niya. Sige, tingnan nga natin ah. Para mas malinaw sa atin yung itsura ng ram. Ang ram niya, Carly, ang sungay. Oo, yung ano, parang ano nga, kulot ang sungay. Oo. Parang yung sa ano, Los Angeles ram, di ba? Yung ano nila doon.
Yung curl po siya, curl po yung ano niya. Lumalabas naman ito ram na ano. Eh sa bagay ram din naman. Ito. Oh, ayan, oh. Curly yung kanyang ano. Ayan. Di ba? Kulot yung kanyang horn. Kaya na-trap doon sa ano sa mga tinik-tinik doon. Na-trap siya doon. Oh, yun. So ito na yung way out. Kung natin makikita na na-challenge tayo ng Panginoon. Mm-hmm. Ano yung Brother Alvin? Ano daw? Paano natin makikita na sina-challenge tayo ng Panginoon? Paano natin makikita na sina-challenge tayo ng Panginoon? Oo, unang-una, pag nakakalug na yung comfort zone natin. Eh di ba, very uncomfortable yun kay Abraham, papanig ka ng bundok pagkatapos iaalay mo yung anak mo. O maglalakbay ka ng 3 araw, sabi nga ni Tita Amy baka hindi pa nakatulog. So pag nararamdaman mo na sina-challenge na yung comfort zone mo, pero alam mo deep inside your heart, kailangan mo sumunod. Because doon ka lang makakaramdam at maibsan yung bigat ng loob mo dahil sumunod ka. Kahit na it doesn't make sense. Kasi it doesn't make sense. Teka lang, pupunta ako doon. Wala naman pang alay. Tapos eventually, it makes sense na kay Abraham. Ayan na yung ram. Ayun. Nung nakita niya yung ram, ayun na. It makes sense na. Diba? Nung na-trap na yung ram. So kinuha ni Abraham yung ram at inoffer yon sa Panginoon. Kapalit ng kanyang anak. Yeah. Okay, something familiar, 'di ba? Inoffer din si Jesus kapalit natin in replacement sa mga kasalanan natin. Kaya tinawag na ni Abraham 'yon na the Lord will provide. Yan, ganda, no? It will be provided on the Lord's mountain. Ayan. So kung ano man yung hinihingi sa iyo ng Panginoon, eh ibigay mo lang kasi the Lord will provide. 'Di ba? Oh, basahin natin 15-18. Pastor Bo. Okay, Pastor. 15-18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time, and he said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me." Mm-hmm. Thank you, Pastor Bong. Mm-hmm. Parang announcer sa radyo. Oh, lalim yung boses. Mula doon sa Genesis 12, simula nung pinag-usapan si Abraham, ilang beses ba sinabi ni Lord na I will bless you and make your offspring as numerous as the stars? Ang dami na, di ba? Hmm. Every incident sa buhay niya, lagi binabanggit ni Lord. Nandun yung assurance eh, no? Na kahit na ano nangyari sa buhay mo, i-remind siya, encourage siya ni Lord. Di ba? Pag kinausap siya sa pangalawang pagkakataon ng angel of the Lord, no, mula sa heaven, sabi niya, "By myself, I have sworn. This is the Lord's declaration." Oh, pinapahayag ng Panginoon sa iyo, sabi niya. No, dahil hindi mo winidheld yung natatangi mong anak, no, ibinibless ka ng Panginoon. Make your offspring as numerous as the stars, no, sa sky and the sand on the seashore. So grabe, no, ang tindi ng ano ng blessing ng obedience. Ano man sabi niya dito? Yun po, Pastor, na yung binanggit niyo na from Genesis 12 at sa mga sumunod na mga chapter, sinasabi ng Panginoon na yung covenant niya na he will bless Abraham. Mm-hmm. And yet, dito po sa
sa binasa natin ito, parang yung covenant na yun, yung blessing na yun na sinasabi ng Panginoon, it will not happen unless ito nga, na nakita niya yung obedience ni Abraham. Mm-hmm. So parang naging affirmation nito yung obedience ni Abraham na this blessing will now flow or experience by Abraham. Parang maano na, parang magkakaroon ng katuparan because of Abraham's obedience. Mm-hmm. Ako may testimony ako dito eh. Patungkol sa obedience na to. No, kasi meron akong mga kinausap before. Sabi ko, tulungan niyo naman kami. We need help. Una sa prayer. Tapos nakita ko pa nga yung ginawa kong letter eh. October last year. Nakita ko kanina. Na ano lang ako, natuwa lang ako sa ginawa ng Panginoon. I was writing close friends of mine. Na sabi ko, tulungan niyo ako manalangin. Tapos kung meron kayo dyan, alam niyo naman, kilala niyo naman ako. Hindi naman ako talaga nagsusulisit. Sabi ko, pero baka sakaling tulungan niyo na mag-impart kayo ng some of your tithes doon sa church namin kasi nagsisimula kami. And you know what? May mga tumugon. Kaya alam ni Tita Girlie yan. May mga tumugon, may pumasok na mga nagta-tithes, hindi naman nag-church sa atin. No? Tapos, recently lang, nagkukwentuhan kami. Alam niyo sabi nila, kumbaga sa pagtaya, maganda ang taya. Di ba? Arang nakita namin yung ginawa ng Panginoon sa church niyo. At talagang ang sarap ng pakiramdam. Di ba na parang, ang sarap ng pakiramdam ng obedience na kahit na parang mag-isa ka na lang, madilim, pagkatapos makita mo na wala namang provision ng Panginoon, na parang walang pupuntahan, tapos eto, nakakita ka ng ram. Di ba? Na parang, yes, eto na. Eto na yung vindication, sagot ng Panginoon. So, actually, masaya-masaya sila. Blessed na blessed sila. Kasi sabi nila, mabuti na lang. Nag-obey kami. Kasi, alam kasi nila na blessings will be poured out sa kanila. Ang tanong, may mga hindi naman tumugon. Diba? Okay lang yun. The Lord will deal with them. I'm sure the Lord will still bless them. Kasi, makita lang na sa di nila pagtugon, maaring the following opportunity na kailangan nilang tumugon sa ibang simbahan, natuto na sila, ay, kailangan ko palang tumaya sa Panginoon. Kailangan ko palang tumugon, lalo na pag may nanghingit. Kasi alam nyo, kustombre yun doon sa aming simbahan dati, na kapag meron kaming bubuksan na simbahan, no, yung iba talaga miyembro, sinasabihan namin na para mapalakas yung simbahan na bubuksan natin, yung iba sa inyo, magsimba muna doon. Yung mga tithes nyo, dalin nyo doon para lumakas. Hanggang sa lumakas. Pag malakas na, pwede na kayong bumalik dito. Magpapadala ng worker, magpapadala ng tithes, magpapadala ng mga magsisimba. Alam mo, pag malakas na din, bumalik na kayo dito. Kasi naiintindihan na dapat lahat tayo mapalakas. Di ba? So, kumbaga, nakita ko rin yan sa shepherd. Noong inano nila, pinuksan nila tong real life dito sa Santa Clarita, kapitbahay lang namin, 2 miles away lang dito ang real life. Eh. Ganun din, no? Some of their titers, pinadala nila doon. Sabi nila, o lahat ng taga Santa Clarita, mag-worship muna kayo dyan sa real life, mga taga Valencia. Alam yun, tapos, yung tithes nyo, dalin nyo muna dyan para masuportahan yung pastor, yung staff, at saka yung ano. Tapos pahiram muna tayo ng musician, pahiram muna tayo ng mga accountant, hanggang sa lumakas. Eh ang lakas na ngayon ng real life. As in malaki na, mega church siya dito sa Valencia eh. Pag sinabi mo Santa Clarita, isa lang sasabihin ng tao dito, real life. Pag sinabi mo San Fernando Valley, isa lang ang malaki diyan, itong shepherd, no. Natuwa ako doon sa yung teamwork. Bless na bless ako doon. And kaya sana pagdating ng panahon, pag tayo naman ang mga anak or may mga kailangan na kapatid na simbahan natin na kapwa Nazareno, tumugon tayo sa Diyos. Di ba? Maniwala tayo yung faith natin, i-ano natin, i-gayahin natin si Abraham. Di ba? Maniwala tayo sa Diyos na magpo-provide siya.
So yun yung ano, nakita kong testimony ko dito na parang mabuti na lang. Iba talaga ang obedience. Iba talaga. As in, iba. Pagka sumunod ka. Hindi mo nga pwedeng sabihin na magaling ka o dahil sa kakaiba ka. Hindi eh. Kumbaga, ano eh, obedience talaga yung factor eh. Sumunod ka lang. Di ba? Importante ang pagsunod. Yun. So, Pastor, go ahead. Eh, na-share mo na rin yung tungkol sa tithes kasi yun din sana ang ano ko. So, just like yung sano nga, just like ito, nag-obey si Abraham, then the blessings follow. So, the same applies to Malachi 3:10 na bring all the tithes. Pag nag-obey tayo, yung floodgates ng heaven, yun ang promise ng Panginoon, i-open niya na mag-overflow yung blessing sa atin pag nag-obey tayo. Kasi walang blessing kung hindi ka nag-obey. First, talaga mag-obey. Amen. Amen. Actually nga, yung sinusulat ko yung ano, yung mga pinagagawa natin for the last 12 months and I'm planning to make it a part of my sermon sa November, yung state of the church address, kumbaga after 1 year na nangyari. Yung faithfulness ng Panginoon sa loob na 12 months. Magugulat kayo eh. Ang daming nangyari. Kahit ako nagulat ako, ha? Ang dami naman ito. Di ba? Parang ang bilis ng panahon na grabe yung faithfulness ng Panginoon. How he grown the church. Na nobody can claim na talagang, alam mo yun, na yun, alam mo yun. Well, honestly, I receive a lot of compliment, pero I'm being honest na hindi ko pwedeng tanggapin talaga, wala naman ako ginawa. Parang hindi naman ako yung, alam mo yung parang merong nag-painting, tapos sabi, oh, ang ganda ng painting mo. Eh, sa loob-loob ko, hindi naman talaga ako nag-paint yan. Di ba? Parang hirap tanggapin sa kalooban mo, di ba? So parang, kumbaga, I want to give all the credit talaga no, sa Panginoon no, dahil talagang grabe yung ginawa niya. At ako, I agree doon. Sobra-sobra yung... Tapos, alam nyo na, isa na-realize ko nung sinusulat ko nga yun. Sa lahat ng pagkakataon, natutong magbigay yung tao natin dahil yung church mismo nag-initiate magbigay. Sinaalala nyo. Naalala ko, Pastor Bert, sabi natin, nag-uusap tayo. Teka, pandemic ngayon. Ito yung kasansaga na height ha, ng close. Nagkukwento kami ni Pastor Bert. Sabi namin ni Pastor Bert, mahirap naman, Pastor, pagkatapos ng pandemic, di ba, magkakakwentuhan, anong ginawa natin. Tapos wala tayong kwento. Di ba? Kaya, kumbaga, dun na pinanganak yung tumulong tayo, naalala nyo, bumili tayo ng mga 3D printers. Di ba? I think almost $1,000 yun, $700 or $800 something, naalala ko yun, nagbigay at paggawa ng face mask. Yeah, yung ba yun? Ng face mask. Na ano yun eh, face mask all in one. Na pwede yeah. Na rin ventilator. Pagkatapos, yung face mask na yun, binibigay pati sa doktor, sa nurse, madami na sagip na buhay yun. Tapos yung nagpagawa tayo mga face mask na para sa mga sundalo na nag-checkpoint, mga barangay tanod. Grabe, dami na tulungan. No? No, nakita yun ng tao, sabi na, masarap pala magbigay na para makatulong sa kapwa. Andun yung bagyo, tumulong tayo, nandoon yung, di ba, nagpakain tayo ng tao, yung karoon ng Bible study, ngayon, church na. Nakatawa, di ba? So, tumulong tayo sa Obeds, tumulong tayo sa India, tumulong tayo sa Peru, saan-saan pa. Dami, di ba? Dami nating kwento. Ibig sabihin, pag maraming kwento, ay pag walang kwento, walang kwenta. So maganda, maraming ang kwento. Pagka, di ba, sarap nung kausap mo yung Kristiyano, ito yung mga kausap mo, ang dami niyang kwento kay Lord. Lagi may bago, ilan ba ginawa sa akin ng Panginoon, di ba? Kaysa pagchismisan yung politika o showbiz o ano, dapat pag nakikita tayo, alam ba ginawa bago sa akin ng Lord? Eto, gabihita ko sa'yo. Kapag ganun, di ba? Kasi binabago yung buhay mo araw-araw, di ba? Bilang simbahan, madami kang kwento. Minsan nga, kahit yung nanay ko, napapansin na parang dumadami kayo ha. Parang sa Facebook kasi lagi siya nanonood eh. So, nabibless siya, di ba? So, kahit papaano, nakapag-minister ka sa kaparaanan na hindi wala ka namang ginagawa, di ba? So, malaking blessing. Yeah. So, okay. As we return doon sa ating pinag-uusapan, close na tayo. No? Dito, sabi dito,
Your offspring will possess the city gates of their enemies, and all the nations of the earth will be blessed or blessed by your offspring, because you have obeyed my command. So key factor, talagang ano, obedience. Obedience. Yeah, obedience. Diba? Imagine nyo, kanina kinukwento ko, kung di ako nag-obey, and hindi ko napangasawa yung asawa ko ngayon, edi hindi ko naging anak yung tatlo kong anak ngayon. Diba? So na-miss ko sana yung God's will para sa akin. Diba? So pwedeng isa ako ngayong binata pa na alam mo yun, na magulo ang buhay. Diba? So binigyan din ako ng direksyon ng Panginoon nung nag-obey ako sa kanya. So verse 19 sabi, Abraham went back to his young men, and they got up and went together to Beersheba. And Abraham settled in Beersheba. Ayan. So, naalala yung itong Beersheba na to. Diyan pumunta si ano, di ba, si Hagar, tsaka yung anak si Ishmael. So, masaya na siya, bumalik na siya, binalikan niya na yung mga tao niya. Ngayon, bakit pinanggit dito yung pamilya ni Nahor? So, verse 20. No? Pakikibasa nga, Sister Lenle. Nahor, now after these things, Abraham was told Micah also Milcah also has born sons to your brother Nahor, who is firstborn, his brother, but what's this? Kemuel? Booz. But Booz Kemuel, the father of Aram, just said Hazo, Pildash, Jibda, Jiblat, and Bethuel. Bethuel, father Rebekah, Milcah bore these eight to Nahor, Abram's brother, his concubine, whose name was Reuma, also bore Teba, Gaham, Tahash, and Maka. Gaganda ng pangalan nila, di ba? So, parang bakit, ang tanong siguro natin, teka, bakit ang layo naman itong kwento na to doon sa kwento ni Isaac? Hindi, kasi binanggit to dahil pinaalala lang na si Abraham, nung tinawag sa land of Ur, meron siyang kapatid, di ba? Si Nahor. Uh-huh. Di ba? At si Nahor, galing doon si Bethuel, ang tatay ni Rebecca, na sa chapter 22 ngayon, 23, baka 24, lumabas na si Rebecca dahil magkakaroon na ng asawa si Isaac. Kaya binanggit na yan. Parang siniset na yung masusunod na pangyayari. Ayan. So meron din dugo nila. Yeah, kalahi din nila. Pinsan-pinsan. In fact, si ano, yung asawa ni ano si Isaac, si Rebecca, pababalikin niya si Jacob doon sa area nila. Sabi niya, hanapin mo si Laban, yung kapatid ko, may anak 'yun. Yun ang pangasawa mo. So somehow blood related din. Hindi pa usong incest noon. Hindi po so abnormal noon. Hindi naman ano, hindi kumbaga konti pa kasi yung tao, pero kung mapapansin niyo, hindi pala sa hindi na uso, hindi uso. Kumbaga hindi pa rin ini-encourage, nakuha niyo? Kasi naalala niyo si Abraham at si Sarah, half sister yan, half brother, di ba? Pero magkasawa sila, di ba? Kasi nalaman ni Pharaoh ni Abimelech, 'di ba, na turn off. Yeah. So ibig sabihin, may high regard na rin sila sa incest, 'di ba? Okay. So as we end, takeaway. Yan. O nga pala, may balita ako sa inyo, simula Sunday we will not require, but we will encourage, no? Una muna magsimula sa atin lahat ng workers, lahat ng core leaders and workers, starting Sunday, is you will write a one sentence lang, ha? Hindi paragraph. One sentence. Minimum of one sentence, maximum of two sentences. No?
ano ang takeaway mo sa preaching? Ayan. Isusulat mo doon sa core group list natin, or pwede mo rin isulat doon sa ano, wag pala sa core group, mas maganda sa Friends of La Pilnas para makita ng iba. Or isulat mo doon sa thread mismo ng video. One sentence, two sentence, two sentences, ano ang takeaway mo sa natutunan mo. Ayan. Para malaman lang natin na engage ang mga tao natin sa ating pinag-aaralan. Dito lang sa pinag-usapan natin, grabe, daming takeaway, di ba? Parang umaapaw ng takeaway. Oh, so, ikaw, ano yung parang in one sentence or two sentences, mabigat yung dating sa'yo, di ba? Kasi sa akin, ha, katulad ng kunwento kanina, yung Isaac, iba meaning sa akin. Ibig sabihin, yung pinaka-importante sa akin kinukuha ng Panginoon. Kailangan kong ialay, ibigay sa Kanya. Kasi papalitan niya ng mas maayos, mas bagay sa akin, mas papapalain ako. Kumbaga, ang concern niya, hindi para maging killjoy sa buhay ko, kundi gusto niya pagpalain ako. Ganon din kay Abraham. Hindi para maging killjoy sa iyo, hindi para saktan kita, gusto ko pagpalain ka. Kasi pag sumunod ka sa akin, napatunayan ko yung faith mo, yung obedience mo, bubuhos ko sa iyong pagpapala. At kagaya ng kanyang ano, kagaya ng kanyang pangako, yung blessing niya. How about you guys? Sige, isa-isa. One sentence, two sentences, kahit phrase lang. Ano yung talagang ito yung message sa akin ng Panginoon niya? Sa akin, Pastor, be obedient. Yes. Amen. And everything follows. Ang hirap gawin, ano, Tita Girlie, pero pag nakikita mo naman yung prutas ng obedience, ang sarap pala, di ba? Na parang buti na lang, ginawa ako, di ba? Mga, yeah, I agree with that. Be obedient. Grabe. Grabe obedience si Abraham dito. At ni Isaac, remember? Yeah? Kahanga-hanga rin to si Isaac, di siya pumalag. Kasi paano kung pumalag nga na si Isaac? How about the others? Kahit phrase, one sentence, maximum of two sentences, ano yung natutunan mo? Anong takeaway mo? Kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayong mag-takeaway, mag-uwi ng balot. Kaya nga sabi ko kay Tita LB, pagkatapos ng kainan, eh magpapatugtog na ng balutin mo ako. Iwaga ng iyong pagmamahal. So kasi mga Pinoy, mahilig magbalot yung mga yan. Kasi may nakita ako sa ano sa Facebook, may party. Tapos matapos na yung party, tapos tawa ng tawa yung mga DJ, mga kabataan, pinatugtog nila yung kanta ni Sharon Cuneta. Balutin mo. Tapos inano yung camera doon sa ano sa mga tao, nagbabalot na pagkain. Pag-uwi sila mag-take home. Pero that's a, ano eh, yun yung culture natin eh. We love that. Alam mo yun. Tsaka, syempre, sayang naman kaysa naman itapon, di ba? Or mapapanis lang. Hindi pa uwi mo na sa tao. So, nabusog ka na dito, sa kinainan mo, may take away ka pa. Parang ganun din sa Bible study Pinoy. May take away ka dapat. Sabi ni Tita Girlie, be obedient. Yan, simple pero rock, di ba? Ang lalim na nun. Dahil ka nang mahihita doon. Yeah, how about the others? Ako pa, Pastor. Alright, hindi ka bibigyan ni God ng isang pagsubok na hindi mo kaya. Mm-hmm. Or, same. Hindi mo malalagpasan. Amen. Yeah. Alam niya yung kapasidad mo eh. Di ba? Kumbaga, alam niya kakayanin mo. Bibigyan ka niya ng strength. Di ba? Thank you, thank you. Next. Sa akin po, ano, Pastor, yung buhay Kristiyano po may kitang growth kahit po si Abraham, kahit mahal na mahal po si God, nagkakamali po siya pero in the end nakita po natin yung maturity niya. So like us, we have the opportunity to grow in God, maging mature. Amen. Amen. Grabe, si Abraham, no? Tindi nung level up ng maturity niya. From selfish to selfless. Yeah. Opo. Go ahead, Tita Amy. Ang nakita ko kay Abraham, nung nandun na siya sa pagsubok na yon, na kailangan niyang i-ano yung anak niya,
naalala niya lahat ng mga magagandang nagawa sa kanya ng Panginoon. So, naisip niya na ginawa ko to, I mean, hindi ako pabayaan ng Panginoon. So, just remember yung mga nagawa sa iyo ng Panginoon. So, sa buhay din natin, it's worth it para mag-obey tayo sa Panginoon. Kasi alam natin na nandiyan ang Panginoon sa nasasalo sa atin. Kahit gano'ng kalalim yung tubig o bangin na pupuntahan natin. Mm-hmm. Nakita niya kasi sa Sodom and Gomorrah, di ba? Faithful naman si Lord. Inaayos niya. Diba? At saka pinagpala talaga siya. Di ba? So, nabuo na yung faith talaga. Yeah, with all the experiences, grabe. Thank you, Tita Amy. Propesora, kayo po. Pastor, sa akin maikli lang. Obedience is the key to prosperity and blessings. Amen. Ganda naman. Obedience is the key. Ayan. Si Sister Malaya po na malaki. Dudugtungan ko din po yung sinabi ni Sister Fe, yung obedience is better than sacrifice. Yeah. Yes. Familiar na po. Amen. 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 Okay, si Tita Pepot po. Sa akin mo, Pastor, I believe God allows us to experience trials kasi ang Diyos natin, di ba? When He makes promises, He is faithful to keep it. Gagawin niya talaga yon. Amen. Kung tayong matakot, di ba? Inaalaw niya yung trials, pero hindi siya yung dahilan kung bakit tayo, hindi siya yung sadista, no? Kasi minsan ang mga tao, ang tingin nila sa Diyos natin, sadista na pinahihirapan tayo, ba't ginawa niya kay Job, kay Abraham, or whoever, di ba? Pero nandun siya para talaga mag-provide sa atin. Ayan. Pastor Bong, Pastor Bong, ikaw yung Sunday, ha? Tawag nito. Mag-preach. Tithes and offering. Okay, Pastor. Ang takeaway ko, Pastor, ano, anything na naghihinder sa ating relasyon with God, say, yung parang Isaac na nga, yung focus natin na napupunta sa iba instead na sa kanya, parang ayun ang gagamitin yung trials sa atin. Pero pag true obedience, ayun ang parang learning process, it will strengthen our faith. Amen. Parang yun nangyari kay Abraham na tumaas yung level ng faith niya. Amen. And in line din sa sinasabi ni Pastor Bong, naalala ko rin pala, nung chinalenge ako ng Panginoon na to stop drinking and smoking. Ayan. Natigil ko yung drinking, huling-huli kong natigil yung smoking. Pero yan din yung ginamit ng Panginoon, yung Isaac story na inano niya, chinalenge siya ako. Lay down to me your Isaac. So, kanang bibili ng isang tahan ng Marlboro, ilay naman mo sa bahay. Diba? So, symbolically, pero wala nang laman. Yung kahon lang ng Marlboro, kasi mahal yung Marlboro. Symbolically, talagang dinurog ko siya. Sabi ko, hindi na kita babalikan. Kinabukasan, naninigarilyo ulit. It was a struggle, no? Pero, nung naintindihan ko tong story na to, maluwag sa puso ko na let go. Kasi sa totoo lang, maraming tao, ako naiintindihan ko yung mga bandage nila, paninigarilyo, na naiintindihan ko na gusto na talaga nilang tumigil pero hindi nilang magawa dahil yung addiction grabe. Pero para sa akin, ang makapagpatigil ng kahit anong addiction, pag-surrender lang sa Panginoon. Surrender nila yung Isaac. And yun lang, walang iba para sa akin. Kasi yun experience ko. Ginawa ko lahat para tumigil sa kung anumang bagay na kumukuha ng attention ko. Pero balik lang ako ng balik. Kinabukasan, nandun na naman ako. Tipong susuka ka. Alam mo, tumatawag ka ng uwak. Uwak! So,
Wow. Lasing na lasing ka. Tapos, pagigamang ka nung, umiikot yung paningin mo. Diba? Ito, ano, nakapikit ka na, pero umiikot yung mundo mo. Tapos, susumpain mo, hindi na ako iinom. Kinabukasan, may nag, ano, beeper pa nun eh. May nag-beep sa'yo. Pre, ano, mamayang gabi, game. Lasing ka na naman, kinabukasan ng gabi. Bakit? Kasi, under ka ng spell ng, ano, eh, ng addiction, ng sin. Pero pagka nilay down mo yung Isaac mo, sigurado, tanggal. Di ba? Kaya I agree with Pastor Bong. Thank you, Pastor Bong. Isa pa, Pastor. Go ahead, Tita. Sometimes, giving up something in order to obey God is not easy. Amen. Mahirap talaga. Bishop James. Nasabi na lang, Pastor, eh. Pero dito na lang, siguro, hi, CJ. God will test your heart. Kakarating na po. Kakarating lang. Nako, iaalay ka daw ng tatay mo. Ano yan, James? Ano sa'yo mo? Bukod sa obedience, maybe God will test your heart kung talagang mahal mo siya. Kailangan po, itatest ka niya, tapos maamahal mo lang yung yun, parang ganun. So, after the test naman, may pagpapala. Diba? Yeah. Sister Lenlen. Sister Len. Sister Lenlen. Ayan. So, ayun pala, Pastor Bert. Kalimutan ko. Pastor Bert, kayo po. Pahabol pa. Sa akin po yung ano, nung when they, the father and son walk together, no? Na actually, sabi ng Panginoon, kapag tayo nag-worship, we must bring something. No? We must not be empty-handed. Pero dito makikita natin, wala silang offer talaga. Mm-hmm. But here, the Lord, siya mismo, no? Kahit na walang-wala tayo, but there's the heart, that willingness. Miracle can happen, no? Kaya sa church natin, if we have that willingness, no? Na kahit na sasabihin nila na hindi kayo effective dyan, walang-wala kayo dyan. Kasi ano kayo, mga kamuti kayo lang, mga ano lang kayo. Alam ko po na the Lord will may hugot si Pastor. The Lord will be the one, no? Amen. Na ipuprove ng Panginoon, hindi tayo. Pero basta't nandun yung willingness natin. Amen. Even this father and son, they don't have anything to bring or offer. Yeah. Pero sabi ng Panginoon, when you come to the Lord, you must not be empty-handed. Na kahit na walang-wala ka, basta ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, the Lord will make a miracle na hindi natin we cannot fathom o hindi natin maintindihan. Kagaya ng ginagawa ng Panginoon sa atin sa panahon ito. Hindi natin maintindihan talaga, kagaya na sinasabi ng punong pastor natin, na wala naman tayong ginagawa. Pero nakikita niya yung puso natin. And the Lord moves in the church. Kaya isa pong testimony po yan sa iglesia natin na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Yan po yung nakikita ko sa pinag-aaralan po natin. Amen. Dahil sinabi ni Pastor Bert, kahit na walang wala tayo, dapat ibigay pa rin natin sa Panginoon. Di ba? May kanta yan eh. Ano, I'll bring you more than a song for a song in itself. Blah, blah, blah. No? More than required. I'm going back to the heart of worship. Heart of worship, yeah. May dala-dala ka eh. Diba? Kahit sabihin ng kahit sinong tao sa paligid mo na kamote kayo, wala kayo pupuntahan. Diba? Mm. Pero hindi naman tungkol sa atin. Diba? Tungkol ko sa Panginoon. Diba? Amen, yeah. And ang sarap lang na na i-prove ng Panginoon na mali yung pananaw ng ibang tao sa atin. Diba? So, kumbaga, kitang-kita mo na talagang he's in control, di ba? Kumbaga, amen. Wala, hindi natin mapagmamalaki na tayo talaga yun. Kumbaga, kahit yung mga individual na nangyayari sa buhay natin, iba sa inyo, dumaranas ang pagsubok, iba sa inyo, dumaranas ang pagpapala. Iba-ibang season ng buhay.
Pero sa panahon ng good times, bad times, pagsubok man o panahon ng pagpapala, eh tutok lang tayo sa Panginoon, huwag tayong bibitaw. Hindi niya tayo bibitawan. Promise na yan. Diba? So, yeah. So, it's a great evening. At madami na naman tayong natutunan kay Lord sa gabi na to. At i-share natin tong video na to para sa mga hindi nakapunta. Habang naglalabas sila, pinalam ko, pinanonood tayo dito nila Tita Josie, habang kung sino-sino pa man ng mga kasama natin sa church na minsan di sila nakaka-attend ng Zoom, pero nanonood sila habang nagtatrabaho sila, nagpa-plansya, naglalaba. Parang ano to eh, alam yung sa radyo nung araw, si Matar! Naalala niyo. Pag umiti kayo, naalala niyo yun. Ibig sabihin, ganun kayo. Wala pang TV yun. Ayan na. Kilala niyo si Matar? Yung po mga sounds lang ang inaano yung parang may mga yung horse, yung mga kabayo. Yung kinahabol na tayo. Kinahabol na. Ganun lang sila. So, nakakatuwa lang na it's a blessing. Sarap lang nung pakiramdam na mag-obey. Iba talaga ang mag-obey. Okay? Manalangin tayo. Ano ngayon topic? Ano pa? Very, very, very interesting. Fruitful. I mean, fruitful. Yeah. Very encouraging. Very encouraging. Yeah. At saka yun, tandaan natin, tuwing mag-share tayo ng salita ng Diyos, lagi dapat na naiintindihan nila. Pangalawa, pagkatapos nilang maintindihan, ano yung kanilang application? Paano nila apply sa buhay nila? Na simple, eh, no? Pangatlo, ano yung takeaway nila na pang-araw-araw, lagi nilang uhugutin yun? Diba? Kasi ako minsan, madalas kong sabihin, ano, maririnig niyo sa akin, naalala ko yung sabi ng pastor namin. Kasi talaga, that's how I learn. Listener ako eh. Yun yung ano ko, yung learning process ko. Pagka narinig ko, tapos tumimo sa puso ko, kahit na 15 years after, 20 years after, lumalabas yung sa bibig ko. Kasi nakabaon na sa puso ko eh. So dapat pag umuwi yung tao natin sa bahay nila, hindi yung tatanungin sila sa, ano naman natutunan mo sa church ngayon? Kanina ka pang alas maybe umalis, alas dos na, ngayon ka lang umuwi. Ang haba naman yung church nyo, baka lumagpas kayo sa langit. Sabi nga ng mga kamag-anak nyo. No? So at least pagdating nyo, may sasabihin kayo na, natutunan ko ngayong araw na to. Obedience yung sa Panginoon, yung tungkol kay Isaac, surrender ko. Meron kang kwento. Hindi yung ikaw mismo, nagmamaneo ka, naman natutunan ko sa sermon kanina. parang magagandang words lang ang narinig ko. Dapat life-changing ang sinishare natin. Okay? So, manalangin po tayo bago ang classic na picture taking. Okay. Salamat, Ama. Maraming salamat po sa inyong wisdom sa gabi na to. Maraming salamat po na patuloy kayong buhay sa aming pang-araw-araw na buhay na Kristiyano. Salamat at sina-challenge nyo kami na ibigay ang Isaac at palitan ito na sobra-sobrang pagpapala. Salamat, hindi po kayo sinungaling na paiba-iba ng sinasabi, pero you stick it out doon sa inyong promise. Thank you sa binibuild niyong faith sa buhay namin. Dalangin namin na pagpalain niyo kaming simbahan, ang bawat isa mula leaders hanggang mga membro. Ingatan niyo po kami sa COVID-19. Dalangin po namin lahat ng attend sa amin. Ingatan niyo po sa COVID-19. Dalangin namin na maging pagpapala kami sa mga kapatid naming English, Korean at saka Spanish. Dalangin namin ang buong LA First sa pagdating ng anibersaryo ng Founders Day ay maging pagpapala sa lahat ng Nazarene Churches. Salamat Panginoon, salamat sa magandang gabi sa aming pagtatalakay ng salita nyo at sa magandang gabi para sa mga kabataan namin na nag-enjoy sa kanilang bowling night. Dakila kayo sa buhay namin, inaangat namin kayo. Pagalingin niyo po lahat ng may sakit sa araw na to. Yes. Pray for them, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Wala si Erse. Si Malaya. Si Anaya po. Si Anaya. Ayun! Si Anaya. Si Anaya. Ayun si Anaya. Hello, Anaya.
Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, may bago na tayong classmates si Anaya. Oh. Nag-aabang din ako. Good night. Good night. Good night, guys. God bless you. See you tomorrow and Sunday. Bye. Good night.